Good evening, mga furparents. This is Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. In this video, pag-uusapan natin all about epistaxis. So, yun ang medical term natin sa pagdugo ng ilong. Pero, ang tawag ng iba dito ay balingoy. Nagpabalingoy. Diba pag sa tao, pag dumutugo ang kanilang ilong, tinataas nila, tapos tinatakpan nila ang kanilang ilong ng ganyan. Pero sa hayop, iba ang dapat gawin. So if this happened to your dog, I will instruct to you kung ano ang gagawin ninyo kung mangyari yon. And also, sasabihin ko rin sa video na to kung bakit nga ba nagkakaganon. Ano nga ba ang dahilan? Bakit merong pagdugo ang ilong ng inyong mga aso? So now, in cases, makita nyo nalang bigla na ang inyong aso ay dumudugo na ang kanyang ilong. Ano nga ba ang inyong dapat gawin? First, unang dapat gawin, kumuha ng yelo. So kung may yelo kayo sa inyong ref, kunin nyo, kumuha kayo ng tela. Mas maganda yung flattened, yung hindi yung isang yelo na ganito kalaki ah, yung tagtitres. Kasi medyo mahirap iporma yun sa ilong ng aso eh. So mas maganda kung meron, madudurog nyo yun, tapos ilalagay nyo sa tela. O di kaya kung meron kayong medyo flat na appearance ng yelo, mas maganda. Dahil ang inyong gagawin ay ilagay ang yelo sa ilong ng inyong aso. And once kapag nandito na sa kanyang ilong, no, sa bandang unahan, i-press nyo maigi yung yelo doon sa kanyang ilong. Kung makikita nyo yung pinakadulo ng kanyang ilong at above or medyo nasa unahan lang nun, dun yung ilagay ang yelo, diinan nyo hanggang mga 5-10 minuto. Depende kung hanggang kailan titigil ang kanyang pagdurugo. At bukod sa yelo, ang pwede nyo rin gawin ay of course punasan and magbigay ng pressure doon sa kanyang nostril. So the eyes will help na ma-stop yung pagdurugo ng kanyang ilong by the means of vasoconstriction. Well, yung pagbibigay ng pressure doon sa kanyang nostril, it's only applicable if wala talaga kayong makuhang yelo. Pero technically, ang solusyon lang sa epistaxis sa mga aso ay ang paglalagay ng yelo. And if ever man na hindi talaga tumigil ang pagdurugo, that's the time you really have to go sa inyong veterinarians. And also, kahit man tumigil na ang kanyang pagdurugo, it could be a sign of a big problem. Kaya kailangan pa rin talaga, kung hindi man that night or kung hindi man that moment, maibalik nyo siya sa vet clinic or madala nyo sa vet clinic para ma-check natin kung ano nga ba ang posibleng dahilan ng pagdugo ng kanyang ilong. So, ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit dumudugo ang ilong ng inyong aso? Ang pinakasimpleng dahilan kung bakit dumudugo ang ilong ng inyong aso is because of environmental causes. It could be an abrupt change sa temperature ng inyong dog. Halimbawa, siya ay nainitan, biglang nalamigan, or vice versa, yung mga capillaries sa kanyang nostril ay nagsisiputukan. And that's a natural phenomenon. So kung hindi man niya mapigilan natin na biglang magbago ang kanilang temperatura, this could happen. But it's not associated with a disease. Pero if this is not a case of a simple epistaxis tulad na nabanggit ko, it could be a sign of a disease. So ano nga ba ang sakit na maaaring ma-incorporate natin sa epistaxis ng mga dogs? Well, epistaxis could be an early sign of blood parasitism. So I made a video about blood parasitism. If you could check yung ating videos, you can check about it, you can watch it, you can learn from it. So blood parasite is technically a parasite that can be harvested or pwede lang makuha sa garapata. So, namely, they are Ehrlichia, Anaplasma, and Babesia. And this protozoan and bacteria, it could cause anemia and also thrombocytopenia. When we say thrombocytopenia, sobrang baba ng platelet ng inyong dog. So that's why kapag ka nagkaroon ng bleeding tulad ng epistaxis ay hindi tumitigil ang pagdurugo. It's because napakababa ng kanyang platelet.
So, yan ang dahilan kung bakit gusto ko at sinasuggest ko sa inyong lahat na pumunta kayo sa vet clinic kahit maayos natin or ma-handle natin na maayos yung kanyang pagdurugo ng ilong. Dahil kailangan natin i-check or i-screen yung inyong aso for blood parasitism. Otherwise, if hindi natin ito madetect agad at hindi nyo madala sa vet clinic, again, it could happen all over and over and over until mawalan ng dugo ang inyong dog, which ayaw natin lahat na mangyari, di ba? So, kaya kailangan, once ma-handle natin yung bleeding ng kanyang nose through eyes or through pressure, kinabukasan or even if that moment mismo kung may bukas pang clinic, make sure na dalhin agad ninyo ang inyong dog para mapacheck natin ang kanilang dugo. Pagdating naman sa vet clinic, ano kaya ang gagawin ni Doc sa inyong dog? So, first things first is physical examination. We're going to check if your dog is anemic, if your dog is showing signs of blood parasitism such as skin problems or yung mga petechiae sa kanyang balat, it could show. And also, ang pinaka-hallmark na dapat gawin sa inyong dog is kuhanan siya ng blood at isend ito sa laboratory or di kaya kung sa vet clinic na inyo napuntahan ay may sariling blood works or blood machine, malalaman nyo agad yung result in 5 minutes. So once tested for complete blood count and blood chemistry din, ang posible nyo makita is low platelet kung talagang siya ay mayroong blood parasitism. Mahalaga na gawin ang mga examination na to para ma-confirm natin yung diseases. And also, depende sa result ng CBC, meron pa tayong mga ibang pwedeng ibigay. So, yun ang posibleng mangyari sa inyong dog once nagkaroon sila ng epistaxis. And then, I hope meron ako naiambag or meron ako na-share sa inyong lahat. And sana hindi ito mangyari sa inyong dog. But if ever man na mangyari ito, at least napanood nyo ang video na ito at alam nyo na ang inyong gagawin. Again, always consult your veterinarian and seek professional advice in any kind of situation or health concerns with your dogs and cats. We're always here. For example, my clinic is open from 9 a.m. till 9 p.m. ng gabi. Imagine that, we are 12 hours open in the day. So, kung uuwi ka ng alas 6 or alas 5, sana naman alas 7 na sa bahay ka na, makita mo na yung kondisyon ng yung dog at magkaroon ka ng time na madala pa ito sa amin. So, I do hope so na may natutunan kayo with this video. And for everyone na sumusuporta with this channel, from the bottom of my heart, I thank you. Salamat po ng marami. Dahil sa kagustuhan kong makatulong sa ibang tao, ito lang yung paraan ko makashare. Lalo dun sa mga taong walang idea, hindi nila alam yung gagawin nila para sa kanilang mga dogs and cats. It's all for my patients. Thank you so much from the bottom of my heart. Please continue to subscribe this channel sa mga bago pa dito sa aking channel. Just subscribe, click the bell for notification para sa mga susunod kong video, updated kayo. And again, I really appreciate you here in my channel. Comment down below if you have any suggestion and make sure to interact with whatsoever you want to know. If ever man na hindi ko po kayo masagot, please do understand that I cannot read all those comments. And I hope makagawa ako ng video someday na makakasagot sa inyong mga tanong. And continue to watch my videos and learn from it. And if ever man meron kayong concerns, baka naman po nakagawa na ako ng video before about it. Try to check about my videos. Meron dyan nakalagay. Try to check it and baka nandun na sa mga videos na ginawa ko before yung sagot sa inyong mga katanungan. So salamat po for watching and I hope hindi magkaroon na epistaxis ang inyong mga dog. This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic. Thank you and God bless. Okay guys, so currently nandito kami ngayon sa Zootopia Animal Clinic at wala kami.